Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa aking channel mga kadisenyo. Andito po muli tayo sa isa na naman pong video kung saan ay pag-uusapan natin ang inspiring story ng ating kababayan na matagumpay na nakamit ang pinapangarap na bahay. Dahil sa pagsusumikap at pagtsatsaga rumakit sa pagtitinda ng RTW o mga ukay-ukay. Magbabahagi din po tayo ng house idea kung magkano inabot ang gastos sa pagpapagawa ng bahay na ito. Tara at samahan natin ang ating kababayan na kahit sa edad na 49 years old ay hindi tumigil sa kanyang pangarap hanggang sa makamit niya ito at may kasabihan ngang age is just a number at wala nga pong pinipiling edad or estado sa buhay upang matupad ang ating mga pangarap. Ang bahay po na ito ay pagmamay-ari ni Ma'am Maria Flores na sa edad na 49 ay nakamit ang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng kanyang sideline o pagraket sa pagtitinda ng ukay-ukay at pagluluto. Unti-unti niya nga pong napatayo ang kanyang bahay sa pagkakaroon ng disiplina sa pag-iipon at magtabi ng perang kanyang kinikita sa hanap buhay niya na ito. Ang bahay ay may sukat na 50 square meters house floor area at ang lot area naman po ay may sukat na 60 square meters. Meron po itong 4 bedrooms, 2 toilet and bath, formal kitchen, dirty kitchen, living area, dining area, at small garden. Inumpisahan ang construction ng bahay na ito noong November 23, 2020 at natapos ito noong March 20, 2021. Ito po ay 2-story simple modern house design. Sa labor ay meron po itong 2 skilled na mason at 1 assistant at 3 helper. Meron din po itong karagdagang 2 helper na tagahakot ng mga materyales papunta sa lokasyon ng bahay. Dahil lingid nga po sa ating kaalaman na ang bahay ay nasa looban at medyo malayo sa kalsada na tanging iskinita lamang ang daraanan papasok sa ginagawang bahay na ito. Ito nga po ang isang disadvantage kung ikaw ay magpapagawa ng bahay na malayo sa kalsada. Kaya ayon sa owner ay medyo napamahal ang gastos niya rito. Pag-usapan na nga po natin ang mga nagastos sa bahay na ito. Sa roofing po ng bahay ay naka-steel trusses na ito, long span color roof at naka-span rail na rin po ito sa halagang 80,000 pesos, labor and materials na po ito. Nakamura nga po sila sa roofing dahil kasama mismo ang house owner na bumili ng mga materyales na gagamitin dito. At naghanap talaga sila ng mura pero dekalidad na mga materyales para sa bubong. Sa ceiling naman po ay gumamit rito ng hardyplex at metal faring at modern na din po ang design nito na mas pinaganda pa ng cob lights sa halagang 52,000 pesos, labor and materials na po ito. Sa mga pintuan naman po ay gawa ito sa mahogany na may 4 piraso sa halagang 45,000 pesos. Kasama na po ang hamba ng pintuan rito. Sa mga bintana naman po ay meron itong 9 piraso kasama na po ang maliit na bintana sa CR sa halagang 45,000 pesos. Ito po ay sliding window na meron pong one-way mirror film. Kung mapapansin nga po natin na hindi buhos or slab ang second floor ng bahay na ito. Gawa po ito sa good lumber at phenolic board ang flooring ng 2 palapag. Sa electrical wirings naman po ay gumastos rito ng 30,000 pesos sa materyales. At sa labor naman po sa pag-i-install ng ilaw at electrical ay gumastos rito ng 22,000 pesos dahil per butas po ang kontrata nito. Sa labor naman po sa pagbuo ng structural ng bahay mula sa pag-layout hanggang sa finishing nito ay gumastos ng 380,000 pesos na may 2 skilled mason at assistant, 3 helper at 2 karagdagang helper sa paghahakot ng mga materyales. Kung mapapansin po natin ang mga kitchen cabinets ay gawa po ito sa aluminum. Ganito nga po ang nauso ngayon na bukod po sa hindi inaanay or nabubulok ay mas madali po ang maintenance nito. Punas-punas lang ay okay na. Gawa rin po sa aluminum ang 2 pintuan ng CR sa halagang 3,500 kada piraso. Sa pintura naman po na ginamit sa exterior ng bahay ay pinatimpla po ito. Ang kulay nga po ay sunny yellow at gray sa labas at sa loob naman po ng bahay ay off-white. Binahagi nga po sa atin ng house owner na sobrang blessed nila ng kanyang 3 anak na babae. Dahil nga po ay nangungupahan lamang sila dati ng matagal na panahon at palipat-lipat ng tirahan. Ngunit pinagkaloob sa kanila ng poong may kapal ang pagkakataong magkaroon ng sariling bahay dahil na rin po sa pagsusumikap nila
at determinasyon hindi sukuan ng kanilang mga pangarap. Kwento nga po sa atin ng house owner ay natutuwa siya pag naglilinis ng bahay. Dahil sa tuwing nililinisan niya ito ay hindi niya sukat akalain na sariling bahay niya na ang kanyang inaayos. Simple lamang ito at di kalakihan pero talagang masarap sa pakiramdam dahil hindi na nila iintindihin ang buwan ng pang-upa sa ibang bahay. Silipin po muna natin saglit ang video ng interior ng bahay na ito bago natin banggitin ang kabuang gastos po rito. Ang kabuang gastos nga po sa construction ng bahay na ito na may sukat na 50 square meters house floor area ay 900,000 pesos. At ang lot naman po na may sukat na 60 square meters na nabili sa halagang 100,000 pesos noong taong 2014. Kaya kung ang house and lot ang pag-uusapan ay nasa 1 million ang kabuang gastos po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong panonood at suporta at kung bago ka pa lang sa akin channel ay pindutin mo na yung subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na inspirational story of success at house idea gaya ng video na ito. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Maria sa tiwalang inyong ibinigay upang maibahagi sa ating mga manonood ang idea sa pagpapagawa ng bahay. Hangad po namin ang kaligtasan ng inyong buong pamilya. Sana po ay nakakuha kayo ng idea at na-inspire sa kwento ng tagumpay ni Ma'am Maria. Muli po, maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe.